Okay, guys, so mag-start na tayo, whether we have a viewers or no viewer. Ang ating topic for today is about the how to file and compute the income tax return in BIR application. So, okay, let's start the presentation. Okay, guys, so bago tayo mag-umpisa, kung sakali hindi pa kayo subscriber ng channel nito, huwag niyo na pong kalimutang i-hit yung ating pulang button o mag-subscribe na kayo after this video. So hopefully na magustuhan po ninyo ang ating munting presentation para sa inyo at hindi po tayo masasayangan ng oras. So kung kayo ay may isang business, small grocery yan, food cart, or kung naka-register kayo sa mismong BIR taxpayer, kailangan niyo po mag-declare or mag-file ng income tax return sa BIR on the said filing date po. So kailangan alam po natin yung mga date of filing natin para maiwasan din po yung mga penalty and interest na ma-charge po sa atin kapag once na na-delay po tayo ng filing. So, yun, regarding on that filing, kung sakali kayo ay below 3 million, hindi na po kayo kailangan magbayad ng quarterly 1701Q dahil you are under 8% po. Correct ko po. Sa 2551Q lang po yun. Pero kailangan nyo po mag-file ng BIR form ng 2551Q under the EBIR application. So dito, zero filing lang po ang inyong ilalagay. So doon sa form na yun, meron pong 8% and other option po. So ang i-click niyo po doon is yung 8% tax na para at least hindi ma-zero filing po kayo kasi kailangan niyo pa rin po i-file to whether sa sinabi po ni BIR na hindi na po kayo magbabayad ng inyong percentage tax. So ito ay yung misan o karamihan na nami-misinterpret ng mga taxpayer under below 3 million na hindi sila nagpa-file ng percentage tax. Okay, so sa 1701Q, okay, let's start na discussion bago natin banggitin yung sinabi ko kanina 1701Q. Andi dito, tingin lang po tayo sa ating presentation, sa PowerPoint presentation po. BIR form number 1701Q. Ano nga ba ito? Ito ay quarterly income tax return for individual estates and trust description. So, this return shall be filed in triplicate by the following individual regardless of amount of gross income. So, kailangan tatlong copy po yung kailangan natin i-produce to para i-file po. Kung may babayaran po tayo, ibibigay natin is tatlong copy kung sa banko po, so banko or authorized agent bank po ang tinatawag ko dito. So, wala po ibang babayaran maliban lang po sa GCash. GCash po yung pinaka-online na pwede natin gamitin sa payment. And also, kung meron po mga online bank kayo na accredited din po ng BIR, pwede rin pong gamitin. So, hanapin nyo na lang po sa mismong BIR yung ating authorized online payment. Kung sino po yung mga inauthorize ng BIR na bigyan po ng access for the payment ng ating mga ITR. I think the Union Bank have an online payment.
regardless of the amount, kung ilan po yan. Okay, next. Number one is, sino po ba ang ating, or sino po ba yung kailangan mag-file ng 1701Q? Number one, ito yung resident citizen engaged in trade, business, or practice of profession within or without the Philippines. Ang sinasabi po dito, kung nasa Pilipinas man or nasa labas ng Pilipinas. Example, kung resident citizen ka, kumita ka dito sa Pilipinas, kumita ka rin po sa ibang bansa, kailangan nyo po i-declare po yun. Both income, kailangan po i-declare sa inyong 1701Q. Whether sabihin nyo man, nag-issue man or wala mang inis yung resibo dyan kasi kinita nyo po yan. Basta income po. Pero sabi nga po sa batas, kailangan, o sabi ang batas ng BIR, kailangan nyo mag-issue ng resibo. Kung di, may corresponding penalty po siya or sanction. Number two, if resident alien, non-resident citizen, or non-resident alien individual engaged in trade, business, or practices of profession within the Philippines. So, kung ikaw ay foreigner, non-resident citizen ka rin, then isang alien or foreigner na naka-reside po sa Pilipinas, ang i-declare lang po niya is yung within the Philippines na income. Okay? Only in the Philippines lang po ah, lahat ng income po kung sakaling under category po kayo dito. So please advise your friend if you have a foreigner friend that have a business in the Philippines, he needs to declare the income in the Philippines, not in the their country. Okay? Number three, a trustee or trust guardian of a minor, executor, administrator of an estate, or any person acting in any fiduciary capacity for any person, kung kaano-ano niya yung tao, yung sabi sa fiduciary, where such trust, estate, minor, or person is engaged in trade or business. So, ito yung pangatlong kailangan mag-time din kung may mga business sa Pilipinas. Alright, so, kailan ba ipinafile ang 1701Q? So, tatlong quarter lang naman po ang kailangan natin i-file. Kasi ang fourth quarter is for annual computation or filing na po. Ang una, ang first quarter, kailangan on or before May 15 of the current taxable year. So, example po dito, ang first quarter natin is January to March. So 15 days up, 45 days after the quarter. So kaya nag-fall siya ng May 15. Sa second quarter naman on or before August 15 sa current taxable year, third quarter on or before 15 of the current taxable year. Okay, so how to compute and file in EBIR form application. So, we will proceed sa EBIR form application po kung paano po natin pipilapan and ipapile po sa EBIR. So, let's proceed po. Stop sharing ko lang muna ang ating PowerPoint. Then, we will choose the EBIR. Okay, so ito, example po ng ating EBIR form, yung aking reference na po. So para at least makita nyo po na ginagamit ko rin po yung aking pagiging professional, nagpa-file din po ako every the set date of filing. So unahin natin ang 1701Q. So dalawa pong 1701Q po ang andi dito ha. So mga first time nagagamit po ng EBIR, ang unang 1701Q, ito po yung old na ruling na wala po siyang 8%. Dito po sa 1701Q 2018 quarterly income rate, ito yung mga new rate na in-update din po yung mga tax rate po dito and kung ano man yung kailangan i-update. Okay, click po natin to 1701Q version 2018. Then, kailangan
click nyo po yung fill up para mag-proceed po tayo sa ating BIR Form 1701Q. Then, click nyo lang OK. And it will proceed on our form. So, just wait. Kailangan lang mabilis din ng ating computer. I-cross nyo lang po ito para hindi po tayo maghang. So, dito, sa 2020, for the year, ang ipa-file natin, example for year 2020, dahil magtatapos na rin naman yung taon, magpa-file po tayo sa year 2020 dahil third quarter, saktong-sakto by November 15, kailangan na po natin mag-file ang ating third quarter. So, year 2020, third quarter, amended, hindi naman tayo mag-re-file ng ating 1701Q. Then, number of sheet or attachment. Kung may attachment, lagay niyo po kung ilang piraso po. Number 5, 6 is automatic na naka-indicate na po yan dahil po sa ating front page. Kanina sa front page po. Then, number 7, taxpayer, filer type. Ano po ba kayo dito? Kayo po ba ay may DTI, professional, estate, or trust? Example po ako is professional po. So, dito, number 8, dito mamimili po tayo. Kung single ka, dito lang sa area na to. Kung professional po, dito lang po na sa area. Naka-indicate naman. Estate, trust. So, dito lang din po yan. Okay? Alright, so, dito, dahil below 3 million naman po ang aking income for the year, i-click po 8% po. So, kung kayo po ay may empleyado, employee status, then nagbi-business din kayo, dito po kayo sa mixed income. So, kung graduated IT, income tax rates kayo or 8% income tax rate. So, sa graduated income tax rate, ito yung mga itemized deduction o yung mga dinideclare yung mga official receipt na nabibili niyo at iniipon po, kailangan po receipted po ito. Ah. Hindi po kayo pwedeng mag-declare lang ng basta-basta kung mayroon kayo nagastos sa ganito na wala namang resibo, hahanapin po ni BIR yan kapag once na na-audit po kayo. So, hinahayaan lang kayo mag-declare. Pero once na darating ang araw na mag-audit ang auditor ng BIR sa inyo, i-prepare nyo po yung mga kailangan nyo pong supporting documents. So, dyan po nadadali ang ating mga kababayan sa mga business nila, na akala nila, sige, bawas mo na yan, hanggang maging loss po yung ating computation sa income tax rate or tax payable, na wala po silang babayan. Pero, after 3 years, 5 years, nag-audit po, na-find out po na meron pong fraud na nangyari, ayun po. Kaya po, kailangan lagi magtatanong kung pwede bang i-declare or hindi. Alright, so, number 9, 10, 11, so automatic. Sa inyong birthday, ilagay nyo lang po yung birthday ninyo dito. So, hindi ko po ilalagay ang aking totoong birthday. Okay? So, kailangan above 21 years old ang inyong edad para at least tanggapin siya. Then, ano ang citizen ninyo? Pilipino. Foreign tax return number. Kung para sa mga foreigner to, ha? Sa mga Pilipino, leave it blank. Claiming tax, foreign tax credits, know mo lang kung Pilipino ka. Then, number 16. Sa number 16, itong graduated tax payable, ito yung applicable sa mga OR. Kung 8% ka, i-click mo na yung 8%. Kapag ito clinic mo yung graduated rate tax, per tax payable, proceed ka sa 16A, method of deduction. Mamimili ka dito kung ano po ang gagamitin mo. Itemized deduction or optional standard. Okay, deduction na 40%. So, na-explain ko po kanina kung ano yung itemized deduction. So, receipted po yan. So, 40% naman, ito yung 40% based on the gross sales. So, kung example, 100,000 times 40% is 400,000 pesos na i-deduct or yung magiging expenses mo pambawas sa sales. So, ang difference nun, ayun yung magiging income tax payable. Alright, so sana nagigets nyo po ha. Kung sakaling may mga katanungan,
leave lang kayo ng katanungan sa ating comment box. Okay? Dito, sa part 2, background information of spouse, kung kayo po ba ay married, ilagay niyo po lahat ng details na naka-indicate po dito. Kung hindi naman kayo married at single pero may live-in partner, hindi niyo po ilalagay ang inyong spouse dito dahil live-in po lang kayo. Kailangan married po. Okay. So dito sa part 3, total tax payable, ito, magpo-proceed tayo sa page 2 para at least mapilapan po natin lahat. Next, okay. Okay, ito ay page 2 na po. So dito sa page 2 na to, pipilapan po natin ang ating, dahil ang pinili po natin is 8%, pupunta po tayo sa schedule 2. Pero kung tayo ay pinili natin ang graduated income tax return, dito po tayo sa schedule 1. Sa schedule 1 po, ah. Pero sa 8% po tayo. Example lang po na i-declare ko is 1 million po ang ating income for the year. Then, wala naman po tayong non-operating income. Yung example po na non-operating income, ito yung mga investment mo. From stock market, kung ano man mga yan. Yung hindi po kayo nag-ooperate. Then next is, total income loss previous quarter. Kung sa first and second quarter, meron po kayong declaration, i-add nyo lang. Example po, ang aking income tax payable on the first and second quarter is almost 100,000. Example lang po ito. Mag-a-add po siya sa ating number 51, cumulative taxable income. Then, sa number 52, less, dito po ay limit lang po ay 250,000 po ang ating expenses na may ibabawas po. Kahit sabihin nyo po, lumagpas po kayo ng 250,000, may receipted, pero pinili nyo kasi 8%, 250,000 lang din po ang inyong i-declare. Malinaw po tayo dun, ha? Then, ito po, ang ating taxable income loss computation to date is 850 po. So, ito, automatic 850,000 times 8%. So, automatic computed by the system of EBIR, 68,000. Alright, so 68,000 ang aking taxable on the third quarter. So, medyo malaki siya, pero at least, kailangan natin ibayad to para at least hindi tayo ma-penalty. Okay, Schedule 3 is tax credit or payment. By number 55, kung meron po tayo last year na loss or meron po tayong tax credit na under the 2307 dahil na naman tayong babayaran, iyon po yung ating magiging tax excess. Kung sakali ako meron po kung 300,000 or something na 30,000, na tax credit last year, ilalagay ko lang po dito yan. Example po yan. Then, tax payment for previous quarter. First and second, meron po tayong binayaran. Binayaran, next sabihin natin is 15,000. Okay, 15,000 only, hindi 150. Sobra ka. Okay, so then, sa creditable tax with help for the previous quarter. So, ano po ba ito? Ito po yung 2307 natin. Ito yung 2307, na, kunyari, rental po kayo, may 5% or something, 23, creditable withholding tax payable or remittance paper, ano, form na ibinibigay si lessee sa inyo, 5% po kasi, 5% kasi po yun based on your rental fee. So, magagamit nyo po dito yun, 100%, example po, ang paupahan ko is 40,000. Sa 40,000 na yun, how much yung pwede kong ma-claim? So, 2,000 based on the 40,000. Example po yan, ha, na gaganyan. So, 4,000 dahil dalawang quarter po, then dito is 2,000. Okay? Alright, so then, kung number 59 naman, kung kayo ay may amended at nabayaran, may pipilapan po kayong separate po yan, ha? Then, number 16, foreign tax credit. Kung kayo ay foreigner at nagbabayad po kayo sa ibang bansa, pwede kayo, kung meron kayong certificate of tax credit, pwede nyo ilagay. Sa number 61, tax credit payment, medyo hindi naman masyadong nagagamit to. Kaya, leave it lang alam po. Then, number 62 is total. We have arrived at 51,000 na pwedeng ipandedak sa ating tax due na almost
ang ating tax payable na babayaran is 17,000 pesos na lamang. So napakaganda at nakapagbawas po tayo ng ating babayarin sa BIR ng 51,000 na naging 17,000. Alright, so dito sa Schedule 4, kung sakali tayo ay hindi po nakapagbayad, si BIR po magko-compute po niyan, hindi po tayo. Ha? Pero pwede rin po natin compute niyan, pero without the confirming ng officer ng BIR, hindi po natin mababayaran sa bangko. Alright, so after this one, kung okay na tayo, balikan natin yung page 1. Magde-declare na po dito or automatic na po mag-a-appear ang mga amount na ito. After that one, na-review nyo na po, okay na po lahat, i-validate na po yan. I-validate nyo po, then pwede nyo rin po i-save. Okay, kung hindi pa kayo sure na babayaran to, pwede nyo rin po i-save lang muna and i-print ang form na to, i-print po ninyo, or pwede nyo rin po i-save through PDF. So, pakita ko lang sa inyo kung nasaan yung PDF na pwedeng i-save lang from 40 PDF, not for printer, dahil kung wala mang kayong printer, dahil i-save nyo man. Yan. So, sa ating printer, hanapin nyo lang si Microsoft Print to PDF, then i-click nyo lang ang print. O, okay na yan. Magsisave na yan sa inyong mga documents. Okay? Yan. So, hindi ko siya ipoproceed. Pinakita ko lang kung paano. Then, after this one, okay na tayo. Click nyo lang ang submit and final copy. I will not proceed this one because hindi naman ito totoo. Baka madali tayo. Okay, balik tayo sa ating PowerPoint presentation. Okay, PowerPoint presentation. Okay, dito tayo pag-usapan naman po natin. So, ang ating annual o yung base 1701E. O it means annual. So cumulative from the month of January to December. Bago tayo mag-proceed dito, kung may mga katanungan, mag-comment lang po tayo sa ating box, sa comment box, then we will answer it. Or kung wala man kayo dito, may replay po ito, panoorin nyo na lang po mula umpisa hanggang dulo. Okay, so BIR Form 1701A. Annual Income Tax Return for individuals earning income purely for business profession. Po, ito po yung ibig sabihin ng 1701A. Ito yung ginagamit natin sa annualization ng ating mga libro o yung books of accounts. Dapat kompleto po yon para hindi po tayo mahirapan makuha yung mga figures. Okay, those under, ito yung para sa mga graduated income tax rates with OSD as made of deduction, or those who opted to avail of the 8% flat income tax return. So, na-explain na po natin kanina. Okay, sino po ba ang description nitong 1701A? The return shall be filed by the individual earnings income purely from trade or business or from practice of profession. Okay, number one, resident citizen. So, kapag resident citizen within and without the Philippines or within or outside in the Philippines, kapag kumita, declare lahat. Resident alien ng resident citizens within the Philippines ng yung income. Next bullet, the return shall only be used by said individual as follows. So, yung nabanggit natin kaninang dalawa. A, so those subject to graduated income tax return and avail of the OSD or optional standard deduction as method of deduction regardless of the amount receipt, sales or receipt, and other than non-operating income. Or, who opted or who availed the 8% flat income tax return.
sales or receipts other than income do not exceed 3M. So, kapag nag-exceed na kayong 3M, hindi na po kayo pwedeng gumamit ng 8%. Kailan po ba ang filing date ng ating 1701A? So, ang filing ng ating 1701A is every April 15 of each year covering income for the preceding taxable year. Alright, so, yun. How to compute the PA and file in EBIR application. So, pupunta ulit tayo sa ating EBIR application para maipakita sa inyo kung paano pinipilapan ang ating income tax return. Okay, so tapos na tayo sa 1701Q. Let's proceed sa ating 1701. So ito, dalawa na naman po. So i-explain ko lang po sa inyo sa mga first time na gagamit ang EBIR. Ang 1701 annual income tax return, ito ay yung sa mga lumang tooling natin. O yung mga rate to, mga lumang rate. Then, sa 1701A, in-update po ni BIR ang ating tax rate dito and yung 8%. Then, dito sa 1701 version 2018, ito ay para sa mga graduated income tax return o yung mga itemized deduction and OSD. Ito ay, itong A naman is para sa 8% lang. Okay? Understood po tayo ha? Huwag po tayo malilito doon. I-click natin po ang annual. Okay, let's wait. Alright, so let's proceed. Click the fill up. Okay. Then, alright. Ito na po ang ating BIR Form 1701A. So, number one, double check nyo lang. Year in 2020 tayo dahil tapos na po yung third quarter. Then, i-click nyo lang sa number 2, no. Amended return. Number 3, short period, no. Taxpayer identification, automatic, napipill up po yan. And number 5, RDO code. Taxpayer type, kung single proprietor ba, and professional. Professional po tayo. Number 7, click lang po natin ang ating income from profession, 8% tax rate. Alright, number 8, 9. Automatic, 9A automatic din. Then, ang birth is, lagay lang po natin ang hindi natin totoo, ang birthday. Para namang proceed. Then, ang ating email. Then, citizen, Filipino. Claiming, no. Foreign tax, no. Number 15, contact number, automatic. Number 16, ang status natin? Tayo ay single dahil hindi pa tayo kasal. Number 17, if married, kung kayo ay kasal, kiklik nyo po to, mag-automatic po dito, may pipiliin po kayo. Kung sakali ang inyong spouse or asawa ay may income, magde-decide po kayo kung kayo ay mag-join or separate filing. Pwede rin po mag-separate filing po dito ha. Pwede rin naman pong mag-join kung gusto nyo ng isang papel po para no hassle sa inyong boat. Click nyo lang kung no, kung walang income, yes naman kung meron. Then filing status, joint filing, kung gusto nyo, separate filing kung gusto nyo. Number 19, kung sakali ang pinili nyo is graduated income, tax rate with OSD, i-click nyo lang po ito. Then kung 8% naman, ito po ang i-click nyo. Okay, proceed tayo sa part 2. Sa part 2, itong tax due is, pipilapan po natin sa page 2. Itong 21, automatic din sa page 2. Page 2 din ang 22. The number 23, ito ay portion of 250,000. Lowest portion of tax payable allowed for second installment to be paid on or before. Ito yung mga nag-installment. Yung nag-request for installment dahil hindi po nila kayang bayaran sa isang quarter. So ilalagay lang po para additional. Then number 24, computation ng overpayment and taxable. Alright, number 28. Then, if overpayment, mark as 1. Kung sakaling na-compute na po natin dyan, mag-a-appear na ito, yung option natin na tayo po ang mamimili, kung sakali tayo ay overpayment po nangyari, mamimili po tayo dito kung gusto natin i-refund
or mag-i-issue na lang ng tax credit certificate para magamit or i-carry forward ang ating overpayment. So madalas, ito na lang po ang pinipilapan. Dahil sa sobrang tagal ng proseso na ito, ito po ang ginagawa. Kiniklik lang po ito. Alright, so proceed po tayo sa number page 2 ng ating form. Okay, so part 4, computation income tax return. So dito, kung kayo ay gumamit ng R, kayo ay graduated income tax return, dito nyo po pipilapan niya. Pero kung 8%, dito po siya. So dito, ilalagay nyo po yung pinaka-total. Wala na po yung sinasabing previous quarter, ha? So total na po. Kunyari, example, ay 1.5 ang ating income. Kung tayo ay merong mga discount, allowance, return na nabalik sa atin kung tayo ay goods in this, ano, sa goods or yung mga products, may products po tayo na bigyan ng discount. Example lang po, 100,000 ang ating, o 10,000 ang discounted na natotal po natin sa year 2020. At sa non-operating, wala naman tayo non-operating. Then okay, automatic sa 52, 53, computed na 1,490. Sa ating 54, 250,000 lang ang ating pending maibawas dahil ito po yung nakasaad sa ating tax train low. Okay, so 1.240 ang ating taxable income subject for computation ng 8%. Then, times 8%, 99,200. Sa 4.C, tax credit payment. So, kanina nakita nyo naman kung magkano yung computed natin. Meron tayong 71,000 kanina. So, nakalimutan ko na po. So, example lang is meron tayong 50,000 na tax credit last year. Then, sa tatlong quarter, nagbayad po tayo ng almost, sabihin natin is 40,000. Then, creditable withholding tax na 6,000. Then, 1,000 naman dahil sa rental po natin. Okay guys, so ito po yung ating total tax credit na ipapabawas sa tax due, 19,800. So, over ang ating taxable payment lamang ay 1,200. So, mababa na po. Kala natin 99,200 ang babayaran pero hindi po kasi may mga binayaran po tayo last mga quarter. Kaya, ginagawa po ng BIR na nagkaroon po ng quarter para at least hindi naman po tayo malakihan na or something mabigla sa ating mabayaran ng tax due, kaya ginawa nyo na yun. Alright, so hopefully, nag-gets ninyo at na-follow nyo po ang aking discussion. Hopefully, kung may mga katanungan at nalilito rin naman po, mag-comment lang ulit po. Balik po tayo sa page 1. Sa page 1, yan, automatic na po, nagpakita, na-compute na po at nag-appear po dito sa ating total tax payable. Kung sakali tayo ay okay na, na-review na po natin lahat, i-validate nyo na, okay? Okay, so may sinasabi, invalid 8 entry on item 1, number 1, your entry cannot get. Okay, so, year 2020. Okay, so example lang is 2019 dahil ayaw niya tanggapin. Dahil year 2020 pa tayo, hindi pa tapos daw ang taon. Alright, so save lang din. Okay. Then, piprint nyo lang din, then submit. Okay na tayo dito ha. Ito na po yung whole presentation, how to file and compute the income tax return under 1701. Okay guys, so hopefully may mga natutunan po tayo sa pag-compute at pag-file ng BIR po. And sana hindi po kayo nalito. Kung nalito man kayo, sabihin niyo lang po at pwede naman po natin i-explain by your mag-comment lang po kayo. Or else bisitahin niyo po ako sa aking page, sa Facebook page. I am Paolo Garces. O yung the clickers po. So, ilalagay po natin sa ating description o yung mga link. So, wala na pong katanungan. Kung wala na pong katanungan, ay tayo ay mag-e-end na po natin
ang live stream po natin. So, magandang gabi. Ay, magandang gabi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat. And God bless and always ingat po tayo lahat. Bye.